So ito, nalinisan ko na. Tapos ito yung mapapansin nyo yung tama. Sa kabila, wala. Okay. Pero dito, ayan, meron. Ayan, medyo nakaskas, pero hindi naman kumain talaga ng bakal. Ayan, o. Okay. So yun nga mga ka-rides, bale ito, napabayaan ng maintenance yung kanyang preno. Okay, so mapapansin nyo to, ayan o, sumasayad na. Medyo nagkaskasan na rin to. Tapos, ang natakbo kasi nito, umabot na siya ng 7,000. Ito, tignan natin. Ayan, 7,000 kilometers na. Then, ang nasa manual kasi natin, chinecheck to every 4,000. So, ayan, napabayaan nga. Tapos, pag 4,000 kilometers, tignan mo kung yung lining mamaya ng pad natin ay replaceable na. So, since ito, ayan na nga, matik nang papalitan to. Kaya, baklasin natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga procedures kung paano magkabit ng brake pad. Tara. So, ito nga pala yung kailangan natin. Ayan. So, may long nose tayo, torque wrench, itong set ng socket wrench, tapos pang washing, at syempre, itong grasa. Okay? Paglasin natin to. So, ayan. Bali, kailangan natin ng 14mm na socket. Tapos, ito, powered by Manong Tools PH to. Ayan. Bili kayo nito, magandang klase. Okay? Set nyo counterclockwise or ito, pababa. Ayan. Okay. So grabe. Papansin nyo, ayan o. Okay. Wala nang natiran lining. Ayan. Tapos ayan, may kaskasan na rin ng mga bakal. Ayan. So yun yung isang palatandaan. Nasa ito, sumabra to sa gamit. Okay. So ito, mapansin nyo, initial lang to nalinis para hindi lang masyadong madumi. Ngayon, tatanggalin natin to. Dalawa to. Isa rito. Tapos isa yung nandun sa loob. Okay? So, ito yung gamit ng medyo mas malinis na ito. Kasi, ini-slide natin to. Ayan, para mabawasan lang ng, ayan o, di ba, medyo mas suabe. Okay? Tapos, ito rin, kung napapansin nyo, nakalabas to, tapos ayan, medyo nalinisan kasi ipapasok natin to. Okay, papasok natin. Ayan. Okay, so pag madumi kasi yung mga likabok or putik dyan, pwede pumasok dito, tapos masira tong brake master natin. Okay, itong caliper. Okay, paglasin natin. So ito, nalinisan ko na. Tapos ito yung mapapansin nyo yung tama. Sa kabila, wala. Okay. Pero dito, ayan, meron. Ayan, medyo nakaskas, pero hindi naman kumain talaga ng bakal. Ayan, o. Okay. Tapos itong plate natin. Ayan, yung disc plate naman. Ayan, medyo swerte at walang masyadong tama. Okay. Yung line na yan, medyo smooth pa naman siya. Okay. Sa kabila naman. Ayan. Wala namang groove na ginawa. Or kanal. Kaya, ayan, nakaligtas tong display na to, itong preno nung NMAX na to. Okay. Tapos ito, nalinisan na natin. Ayan. Ito yung plate natin sa likod. Ayan, okay na rin. Ayan, malinis. Tapos ito ngayon yung ilalagay natin.
So, correct me if I'm wrong. Itong stock kasi, ang alam ko, copper lang to. Okay? So, compared dito, ayan, ceramic na siya. Okay? Ayan. Tapos, ito yung code. Ayan, EM049, ayan, NMAX rear. Helig brand. Ayan. Ganda. So, bakit tayo nag ceramic? Kasi ito, pagbibili ka ng kasa, 510 pesos. Yun yung SRP nila sa stock na preno. So, since itong Elig, ceramic na nga siya, pero ganun din yung presyo. 500 pesos din to sa Shopee. Okay? Ayan. Ayan, parehas din ng kapal or mas makapal pa ata itong Elig. Ayan, mas makapal yung bakal. Okay? Tapos ito yung sinasabi ko, once na hindi nyo na makita itong line na to, yun na yung indicator na dapat nyo lang palitan yung brake pad nyo. Okay, ayan, may mga line yan. Okay, tapos ito isa ring indicator yan, yung dated na metal na to. Okay, so ito yung unang kikis-kis pag alam mo ng bakal to bakal. Kaya kailangan mo nang palit talaga. Ayan. Kabilaan to na may indicator. Yun yung maganda sa mga magagandang preno. Ayan, yung mga indicator na yan. Pag tumama na to sa plate natin, matik may maririnig ka namang sound na nakikis-kis ang bakal to bakal. Okay? Tapos, check natin yung laki ng pad. Ayan, pares naman. Wala namang kaso doon. Ayan. Goods na goods. Tara, kabit natin. Okay. Pero bago yan, kailangan muna natin maglagay ng mga grasa sa mga goma. So dito, ayan, maglagay tayo ng grasa dun sa loob. Ayan, malinis na rin yan. Lagyan natin ng grasa. Siyempre, ayan, national na lithium grease. So itong grasa na to, ang magsisilbi lang naman ito, para siyang lubricant. So, di natin nalagyan ng langis kasi natutuyo kagad yung langis. Ayan. Ayan. Bilis lang naman siya ikabit. Tapos, ito na, punasan na natin yung excess. Kasi, madulas to pag pumunta sa pad natin tsaka plate. Okay. Tapos, lagay natin pa ganyan. Ayan, dapat may play. Diba? Ayan, naglalaro dapat yan. Okay. Ngayon, yung mga excess, ayan, dito nyo siya pupunasan. Okay. Sunod ito. Ito maglagay din ako rito, sa likod. Itong mahaba na to, ito yung nasa loob. Okay? Ganyan siya. Tapos, tulak nyo lang. Ayan. Okay? Ngayon, lalagay naman natin to. Tapos lagay natin dito. Ayan, may guide naman siya. Mapapansin nyo. Ayan, may guide. Okay. Ayan. Tapos push nyo lang once na may clicking sound. Goods na yun.
Ngayon lalagay na natin. So ito ang unang ilalagay. Ayan. So paganyan lang siya, dito lang. May guide din to. Ito papasok doon. Ayan. Okay. Pasok nyo dyan. Tapos dito naman yan. Tapos ito lagay na natin yung pin dito. Okay. Ito tulak nyo para pumasok yung pin. Okay. Next. Ito pasok nyo dyan. Okay. Slide nyo pa ganun. So ito kasi hindi nakasentro yan, kaya ipupush natin pababa para pumasok yung pin natin. Yan, ganyan lang siya kadali. Okay, tapos tulak lang natin to para pumasok yung disk mamaya. Yan. Okay, goods na. Yan. Okay. Tapos lagay natin itong dalawa. Ito, push nyo lang. Pasok naman yan. Diba? Okay, ito yung isa. Ayan. So, dapat secured yan. Okay. Lagay natin. Ayan. Slide nyo lang. Ito, maglagay rin ako ng grocery ito. Okay, hantayin nyo muna. Tapos pigpitan natin. So ito mga ka-rides, higpitan na natin. Dapat tamang higpit. Ngayon iseset natin yung torque wrench natin ng 40 Newton meter. Okay, luwagan lang. Tapos punta muna tayo sa 40. Set natin yung 42. Okay. So yan yung napapansin nyo, yung 0 natin nakatapat sa 42. Magbabawas tayo ngayon ng 2. Okay? 41, 40. So bali 28 yung nasa kabila plus 12. Yan, 40 Newton meter. Lock natin tong knob. Okay? Yan. Two. Dalawang click. One. Two. Okay. So, tamang higpit na to. Ngayon, secured tayo rito. Then, ito, tips ko lang. For double safety natin, mas okay pag meron pa tayong Loctite glue. Okay. Sa thread lock glue yon. So, pag meron kayo nun, mas okay na lagyan yung mga bolt natin para safety natin. Then, ito. So, since bagong pyesa yan, lahat ng mga bagong pyesa natin na nilalagay sa motor o sasakyan, kailangan talagang i-break in din yan. Okay? So, kagaya na lang itong preno, ipreno lang ninyo ng ipreno hanggang lumapat yung pinaka-brake pad natin dito sa rotor disc natin. Okay? So, sana mga ka-rides, may natutunan kayo. At hanggang dito lang tayo. Kita-kits sa susunod na vlog. I'm out. Peace. Ride safe. Pshhh.